ang aking liempo sinigang. Baboy ito. Ayan. Ang ginagawa ko sa karne o kahit anong karne, liempo. Ito liempo ginamit ko. Pinapalambot ko na siya para mas madali tayong magluto. Kasi ang aking main purpose dito ay para mabilis. Mabilis tayong magluto. Mabilis ihanda ang ating pagkain. Ito ay pinalambot ko na siya. Kinasinama ko na ang kanyang gabi. Kasi matagal palambutin ang gabi, sinama ko na siya nung mga ilang minuto nang pinapalambot ko yung liempo, sinama ko na rin yung gabi yan. Kaya malambot na yung gabi. Mamaya magdudurog tayo dito sa gabi para mas masarap ang kanyang sabaw. Yan, ang aking liempo ay aking sinasangkot siya sa mantika para mas masarap, mas mawala yung kanyang lansa. Ito yung ating mga ingredients, may sitaw, may yan, panggisa natin, at ang ating kangkong. Tayo ay gagamit ng powder mix. Ito ay sinigang mix. Ito, hindi ito sponsor, pero pwede rin na maging sponsor yan. Calling the attention of UFC, yan. Gagamitin ko ngayon. Ayan po, tayo ay magsisigang ng liempo. Samahan niyo akong magluto, napakadali lang po itong procedure na ito na aking gagawin at aking gagamitin. Nagpapainit na tayo. Ayan, napainit ko na yung mantika. Magigisa na tayo ng bawang. Ayan. Ang bawang, hindi ko na tinanggalan ng balat. Hindi ko na sinalupan. Tinanggal ko lang yung dulo-to-dulo, tapos sinasakit ko lang siya. Mas malasa pang sinasama mo yung balat niya. Total naman, hindi mo naman ito kakainin, kundi ito ay gagamitin mo lamang na panggisa, pang aroma mo, pang palasa dito sa karneng baboy. Ito, sunod natin ang sinuyas. Madali na lang ihanda ang ating pork sinigang, liempo sinigang, dahil na malambot din siya. Isasangkot pa lang natin para siya ay mas masarap. Matanggal yung lansa niya. Susunod natin yung kamatis. Pag wala kang pampalok, may tatlo akong apat na piraso na natira. Sinigang mix. Katry tayo gumamit ng sinigang mix. Mas yung ginagamit ko, pampalok, kamyas, so, sunod natin yung liempo na kasama na yung gabi. Hindi na yung gabi niya. Sasangkot na lang po natin ng ganito. Ibig sabihin, igisa-gisa mo siya. Ayan. Pag ganitong ginigisa-gisa ko siya, nilalagyan ko na siya ng pampalasa. Ano ba yung pampalasa? Aksin lang ang aking ginagamit. Nasa inyo kung asin or patis. Wala akong patis. Susunod, bihil ako ng patis para makita niyo kung paano naman ako gumagamit ng patis. Asin po ang ginagamit ko kasi wala akong patis dito. Ayan, sasangkot siya mo lang siya ng ganyan. At lalagyan natin siya ng pamintang durog at bawang na durog yan. Meron po nabibili sa grocery. Hindi ko yan sponsor, pero kahit anong brand, pwede naman po. Pero kung may mag-sponsor, mas maganda. Yan po. Sasangkot sa ating ganyan. Ano pa, kukuluan natin siya. Kasi mag-ano naman ito kukulo, kahit wala pa siyang sabaw. Tapos yung pinagpalambutan mo, yun na rin ang isasabaw mo. Nasaan ang aking konti lang pala nabili kong gabi. Yan, malambot na siya. Masarap yan. Kung gusto niyo ng medyo hindi malambot na gabi, pwede naman po. I-adjust niyo lang yung cooking hours niyo kasi ito ay malambot na siya. Para mas mabilis akong paluto, mabawasan yung cooking time ko. Igisa-gisa natin yun.
Lagyan na natin itong sili para magkaroon na ng lasa. Ang bango. Ang sarap ang sinigang, mas masarap kasi pag may taba-taba. Ayan, pag di ka kumakain ng taba, huwag mong kainin yung taba, magay laman naman ito o samahan nyo ng buto-buto. Ayan, masangkot sana natin, alagyan na natin yung pinaglagaan natin, yung sabaw. Ito siya, yung sabaw niya. Yan po ay luto na, yung baboy malambot na po siya. Kaya lalagyan na natin yung mga gulay niya. Sitaw at saka yung ano, ito radish ba? Yung puti. Ayan. Tatakpan natin at pakukuluan. Balikan po natin yan pag kumulo na siya. Antayin natin siyang kumulo kasi ang niluto natin dyan, yung kanyang gulay na lang. Dahil tulad ng sinabi ko, yung baboy ay napalambot ko na siya. Antayin natin kumulo, balikan natin pag kumulo. Po, balikan natin. Malambot na yung ating sitaw. Kumukulo na siya. Susunod naman natin yung tangkong. Ayan, napaka sarap ang doon. Ayan, ganito po ako mag sinigang na liyempo. Ayan, napakabilis po, diba? Pag ang yung sangkap ay na-prepare mo na, tulad nito, napalambot ko na yung baboy, madali na lang siyang maluto. Mas mabilis yung paghintay mo, yung oras mo dito sa kusina, mas mabilis yung paghahanda mo. Ayan, labanos para ito, labanos. Ayan. Ayan po. At napakadaling lutuin yung kangkong. Ayan, ang aking sinigang na liyempo. Ayan. Napakasarap po. Napakabilis natin naluto. Ayan po, kumukulo na siya. Mabilis lang kumaluto yung mga dahon niya, yung mga talbos niya. Ayan po, kung nagustuhan mo ang aking cooking procedure, ang aking shinare na menu or recipe, paki-like po ako, paki-subscribe, paki-share po ako, tapos po, share din niyo po sa mga kakilala ninyo para po, baka matry nila o maintindihan nila yung aking procedure, ang aking cooking style, cooking ideas, mas mabilis po kasi ang aking paghahanda. Pwede po nila itong gayahin, napakadali lang po nila intindihin ang aking mga procedure, ang aking mga ginagawa. Yan, maraming salamat. Sana po ay lagi kayong tumutok, lagi kayong magsubaybay sa aking cooking video. Yan po. Napakasarap. Ay, ang ating sinigang pala. Ang ating mix sinigang wala pa pala. Sorry. Ayan. Sorry naman. Hindi ko na ilagay. Ito yung aking sinigang mix. Wala palang pampaasin. Kasi nasanay ako na may sampalok na agad yan. Ang gagamitin ko pala ngayon ay powder, sinigang mix. Ayan, ganito lang ating nagawa. Panghuli po yan. Laging panghuli. Ayan.
kukuliin mo lang siya, isasama na mo doon sa pagpapaluto, pagpapalambot ng talbos ng kangkong. Ayan ang ating sinigang. Madali lang po yan lutuin. At ang powder naman, eh, saglit lang naman po yan, magkakalasa na agad yan. Ayan. Ayan po, na mayroon na po siya, kompleto na. Ayan. Ito ang aking sinigang ng liyempo. Ayan po, maraming salamat. Lagi nito akong subaybayan sa aking mga cooking video na aking ginagawa. Napakadali po sa mga katulad kong mga working moms. Saglit lang po yan. Yung mga sangkap nyo, laging ihahanda. Pag ba, karne, laging palambot mo na agad para magluto ka na lang. Madali na lang yan. Pagkulo na, ayun, sunod-sunod na lang yan ang iyong gagawin cooking procedure. Yan po, maraming salamat. Thank you very much. God bless.